After case number 2 example, masagutan na natin ito, ano? We're going to proceed now for case number 3. Okay, may tanong ba? So, kasi yung case number 3 and 4 is much different from case number 1 and 2. Case 1 and 2 pertaining for linear, case 3 and 4 for quadratic siya. So, pero ulitin lang natin, unrepeated and repeated. But this time, we're dealing about quadratic equation or expression. Okay, case number 3. When the factors of the denominator contains irreducible quadratic equation and none are repeated. Minsan may mga mali sa book, ha? Intindihin nyo na lang to. Okay, so ibig sabihin, hindi siya linear, quadratic. Quadratic means ang exponent or yung degree na ka-second degree. Okay, here's the format. Okay, numerator and the denominator problem. Tapos, pagka dinecompose natin yan into several fractions, so medyo pinagsama ko lang sa A and B, ha? Pero magkahiwalay yan. Pwedeng paghiwalay yan kasi common naman yung denominator. So, meron ngayong parang constant or instant na multiplier kay A, si 2AX plus B. Okay, originally, sa algebra, kung hindi calculus ang pinag-uusapan, X lang yan. Okay, para saan yan? May AX. Ibig sabihin, dinidenote lang ni case 3 and case 4, kaya magkakaroon ng X, na yung equation na pinag-uusapan ay quadratic. But, in this case, bakit naging 2AX plus B si X? Kasi yung ginagawa ngayon natin para mas mabilis yung process, otherwise mahihirapan kayo, ano, later on madidiscuss kayo along the way or along the solution. Yung 2AX plus B ay sagot doon sa pag-derive ang denominator. So, ang usapan, quadratic daw, irreducible quadratic, it means hindi na pwedeng i-factor out. Na pag quadratic, kasi may mga quadratic na factorable, eh, ito hindi na pwedeng i-factor. So, ganun pa rin naman yung rule, no? You have to factor first the denominator. Otherwise, if it is quadratic and non-factorable, it means irreducible, okay, proceed sa case number 3 and 4. So, if I'm going to get the derivative of the denominator, ax squared derivative is 2ax, and the derivative of px is just b. Derivative of c, where c is constant, is 0. So, yun na yung pinaka tulong sa atin, na kunin nyo na yung derivative ng denominator sa pagka-quadratic niya, i-multiply nyo na agad doon sa first constant. O, ginagawa natin a. Sir, paano pag hindi namin dinerive? Pwede rin, pero lalagyan nyo a sub x. Ayun kasi sa mga steps or format sa algebra pala. Sir, pag ginawa kong a sub x, ano mangyayari? Mahihirapan kayo definitely. Kaya sa simula pa lang, dinidrive na natin. Para pagdating sa bandang gitna, dulo, hindi na natin i-drive, automatic may makancel na tayo. So, mamaya, makikita ninyo yan. Okay, proceed tayo sa example. Okay, example for case number 3. Evaluate the integral of x squared plus 4x plus 10 divided by x cubed plus 2x squared plus 5x. Okay, so kung sa algebra lang yun, walang integral, medyo matatanta na kayo, ano? But the technique is, kung ano kasi ang sasabihin ng mind sa ating nerves, na, yun kasi nagpapasunod yung ano eh, yung iniisip natin eh. Our body will follow. Kaya pag sinabi ng mind mo agad, pagkakita, uy, guwapo! So, kahit pangit yan, guwapo yan. Uy, maganda! Kahit pangit yan, maganda yan. At susunod yung katawan mo, liligawan mo yung mata mo, titingnan mo. Dito sa math, pag sinabi mo ng mahirap, wala na. Hindi na gagalaw yung kamay mo. Ano lang gagawinin mo? Wala na. Hintayin mo lang yung oras, magpapasa ka. Pero pag lolokohin mo sarili mo, kahit na mahirap yung problem, basta unang labas pa lang ngitian mo, sasabihin sa utak ng utak mo, uy, madali. Makakakilos ka. No? Kaya yun yung pinaka-technique. Lokohin ang isip. So, ang tanong, kaya ba lokohin agad? So, ngitian muna natin yung problem. As isip-isip ng konti, yung numerator, set aside muna natin, hindi muna natin kailangan yan. Paano natin ma-distinguish kung siya ay case number 3? We need to factor first the denominator. Okay, pagka-factor natin at may labas na quadratic, na yung quadratic hindi na irreducible o non-factorable na, well, it is part ng case number 3. So, sa case number 3, pwedeng magkaroon ng case 1, pwede rin magka-case 2,
At of course, yung case number 3. So, ganun, kung nag-quiz tayo ngayon, so yung problem na ibibigay ko sa inyo, lahat ng cases magkakasama. Case 1, 2, 3, and 4 sa isang problem. So ngayon, paano natin pa-factor yung denominator? Okay, pagka more than second degree na, or more than quadratic ng denominator, ano yung pinakamagandang factoring method? You can use by grouping, factoring by grouping, or ano yung isa? Using synthetic. Okay, so yun yung pinaka-technique, no? Kung hindi mapa-factor, pwedeng synthetic. But as you not, as you notice, may common yung x cubed to x squared at saka si 5x, may common na x. So, medyo mafa-factor natin si x, tapos titingnan natin kung ano yung kalalabasan. Kung may lalabas bang quadratic na non-reducible. Okay, so we're going to solve it. Problem of case number 3. Case 3 problem. So, evaluate the integral of x squared plus 4x plus 10, okay, divided by x cubed plus 2x squared plus 5x. Dx. Okay, so that's the problem that we're going to solve. So first thing first, we need to factor the denominator. So factoring the denominator, okay, we have x as a common factor. So ito yan, ha? Yung pagpa-factor ng denominator, medyo shortcutting ko na lang ng konti. So, x cubed divided by x will give us x squared. 2x squared divided by x is 2x. And 5x divided by x is 5. Okay, nakakasunod ba? Okay, now, ang tanong, ito bang quadratic na yan, o quadratic, bakit naging quadratic? Kasi naka x raised to 2, ay irreducible pa, or it can be reduced. So, if we're going to apply factoring, okay, may pamamaraan, no, kung factorable or hindi, by the discriminant. So, hindi ko na i-explain pa sa inyo yun. But, by looking at it, kung familiar kayo sa discriminant method, para malaman kung factorable or hindi, it will say not factorable. Kasi obvious naman eh. If the number or the last number, last term is 5, ano ba factors ni 5? 5 and 1 lang or 5 times 1. Yung 5 and 1 ba, pag inad mo or sinubtract mo, can give an answer of 2? Wala. Kasi 5 minus 1 is 4. 5 plus 1 is 6. So, hindi pa pwedeng magbigay ng 2. So, non-factorable to. No? Non-irreducible. So, ibig sabihin, yan na yung pinaka equation niya or expression. So, it's already a quadratic. So, replacing the problem into its factored form, which is the denominator, okay, we have x times x squared plus 2x plus 5. So, ayan yung equivalent niya. Now, we can determine if the problem is under case 1, case 2, or case number 3. So, again, let's review. Excuse me. Case 1 and case 2 pertaining for being a linear. So, may nakita ba kayong linear sa denominator? Yes. Sino? Si x. Okay, so pwedeng maging case 1 yan, pwedeng maging case 2. Next question, is that linear a repeated or non-repeated? So, x lang, walang exponent, it means, ano, non-repeated. So, meron tayong isosolve using case number 1. Okay, next, how about the second part?
second part is x squared plus 2x plus 5, or the second factor. Okay, so hindi siya case 1, hindi case 2, kasi hindi siya linear. So, it is belong to case number 3. So, again, what is case number 3? Okay, yung quadratic factor ng denominator is irreducible. No? Ibig sabihin, hindi na pwede pang i-factor. Hindi siya linear at hindi irreducible. And, of course, non-repeated. Ano ibig sabihin ng non-repeated? Wala namang kasing exponent, for example, sa labas na 2. So, pag nagkaroon ng exponent sa labas yan, ibig sabihin, yung same set of the quantity, uulitin mo. Yung number or exponent sa labas, yun yung sinasabi, ilang beses mo uulitin. So, it is non-repeated. So, it falls under case number 3. Okay, so, at the original expression sa denominator, it is raised to 3. So, ilang fractions pag dinecompose natin to, tatlo. So, we're going to solve for the unknowns A, B, and C. So, we have, or this is equals to, okay, wala muna tayong pakialam sa numerator. For the meantime, we have integral of A for the linear, using case 1 yan, dx plus, okay, kung natatandaan ninyo doon sa format, using case number 3, magkasama agad yung dalawang constant, no? Kung may A na ako, so may si B ang sumunod at saka si C, magkasama na doon sa denominator na x squared plus 2x plus 5. Okay, meron akong A dito. Ay, sorry, may A na pala, no? Meron na akong B. Tapos, plus C, yung isa. Dx. Okay, pero, kung natatandaan nyo rin, si B merong kasama. Okay? Kung isosolve lang natin as plain algebra, para malaman natin, na, para masabi natin na yung problem na to ay quadratic, nilalagyan ng x doon sa first of the two variables, or two constants rather. Okay, but since we're going to integrate, kasi sabi ko may part kasi dyan na pag hindi nyo ginawang yung bagay na to at x lang ginawa nyo doon sa tabi ni b, may hirapan kayo. Kasi tinuturuan ko na kayo ng technique na instead of writing at x, pwede yan ha. Instead of writing an x, kunin nyo na lang yung derivative nitong denominator. So, mamaya papasadahan ko yan kung bakit ko sinasabi yan. So, if I'm going to derive, x squared plus 2x plus 5, so it will come, or we will give an answer of 2x plus 2. So, ibig sabihin, yun na yung imumultiply na natin kay B, hindi na tong si X. So, I'm going to write the derivative of the denominator, which is 2X plus 2. So, ganun yung mangyayari. Tapos mamaya, explain ko nga sa inyo kung bakit na ganun. Now, going back to the equation. So, meron na tayong A for linear, B and C. Pwedeng paghiwalay naman yan, no? Pinagsama ko lang. Okay, halimbawa, B times 2x plus 2 over x squared plus 2x plus 5 plus C over x squared plus 2x plus 5. Since common naman yan, pinagsama ko na lang. Okay, pero pwede nyo pa rin paghiwalay yan. Okay, now, solving for A, B, and C. So, writing the equation. Sa algebra muna tayo. X squared plus 4x plus 10 divided by, okay, x over x squared plus 2x plus 5 equals, so yung una muna si a, a over x, tapos plus yung dalawa, b times 2x plus 2 plus c, oops, plus c over x squared plus 2x plus 5. Okay, next, multiply
both sides by the LCD. Okay, sulat ko na lang ng maliit, LCD. So, ano yung LCD? Yung denominator. So, ano yung denominator? Ito yun. Ayan ang LCD. LCD. Okay. Limited kasi yung space natin ngayon, no? Hindi ko siya na-zoom eh. Okay? So, pag minultiply, syempre, matitira sa left member is simply x squared plus 4x plus 10 equals. Okay, si a over x multiply by LCD. So, meron ng x, cancel na yon. Matitira na lang si x squared plus 2x plus 5. Okay, and continuing, paghiwalay na natin si b and c para medyo hindi kayo malito, no? Plus, okay, originally, si B, meron na siyang 2x plus 2. Originally siya, no? Tapos, mumultiply ko yung LCD. So, yung denominator kasi ni B, si x squared plus 2x plus 5, makakancel na. Ano na lang yung matitira? May matitira pang x na pag minultiply kay LCD. Plus, si C, wala namang kasama. Ang denominator ni C ay x squared plus 2x plus 5. So, makakancel na yun pag minultiply kay LCD. Matitira na lang siya ng x. So, that is for the format 1. Okay. Yung format 1, ano yung pwedeng isolve doon? Okay. Pwedeng yung equating coefficient, no? Diretso na. Okay, para pagsosolve ng A, B, and C. Okay, so since may linear, excuse me, since may linear tayo, sino yung linear? Si X. May value tayo ni X. Para masolve natin yung denominator, kung kanino yung denominator na X, yun ang masolve natin, no? Sino yung si A. So, ano value ni X? Pag gumamit tayo ng method 1 by substitution, X is what? 0. No, wala naman kasing value si x. So, solving for the unknown. No, si a, b, and c. Okay, so, i-relate muna natin ha, para hindi magulo. So, we have x squared plus 4x plus 10. Okay, i-relate ko lang. Equals to a times x squared plus 2x plus 5 plus b times 2x plus 2 times x plus c times x. Yun, medyo mahaba siya. So, by method 1, let x is equals to 0. Okay, if x equals to 0, so we have 0 squared plus 4 times 0 plus 10. Okay, so sa-substitute lang natin, equals, tandaan na, kanino natin kinuha yung value ng x, siya ay denominator ni a, kaya sa a lang magkaka-value. A times 0 squared plus 2 times 0, okay, wait, okay, ayusin natin sa tama proseso. Ano yung ginawa ko? Gagawin ko itong bracket kasi may parenthesis na ako, isa sa loob. Plus 5. Then close bracket. Okay, so by inspection, we can inspect that B and C has an X. So, if B and C have an X variable, substituting X which is equals to 0 will give an answer of 0. So, wala tayong B at saka C. Okay, so simplifying this equation, so we have 10, matitira na lang, 10 equals, okay, so 0, 0, 5, so we have 5a. Okay, nasusundan? So same thing, algebra na lang yon. So 5a by 10 or equals to 10, therefore a is equals to 2. Okay, yun yung ano nyo, no? Pag dinivide. So, meron na tayong A. Next, how about for B and C? Sa B and C, okay, wala na tayong linear.
ano na gagamitin natin? Yung method number 2, equating coefficient. So, paano equating coefficient? Ay, gagawa ngayon tayo ng mga equations, no? So, if we have two unknowns na lang, kasi sa A, meron eh. Kailangan natin ng two or more equations. So, by looking at it, so, si A, meron ng value, ha? So, si B. So, si B, pwede kasi nating i-expand muna. Para yan. Mas madali natin magamit yung method 2. Papasok ko na si x sa loob. Kaya magiging 2x squared plus 2x. Okay, yun na lang yung gagawin para mas mabilis. So, kung isosolve ko ngayon si b, okay, ito yung parang pag-iisip ng mabilis, no? Mas mabilis ko bang masolve si b kaysa kay c? Or mas dapat unahin ko si c bago si b? So, kung i-check ko, si b, may coefficient ako kay x squared, meron din kay x. So, dalawa pa yung iintindihin ko, no? Si c naman, meron na lang akong value ni x. So, anong ibig kong sabihin? So, mas madaling isolve sino? Si b. So, bakit? Kasi walang x squared si c. So, if I'm going to get the equate the coefficient of x squared, ang meron lang x squared, yung left member, ito, may x squared. Si A, may x squared, pero wala nang problema kay A kasi may value na. At si B. Okay, si C, wala. So, madali kong masosolve ngayon si B kasi hindi kasama si C. So, if I'm going to get the coefficient of x squared, so at x squared, okay, ano ang coefficient nitong una? Okay, meron lang akong 1. Okay, x squared lang ang pinag-uusapan, ha? Ang numerical coefficient ko is 1. Tapos si A, may 1, so may A siya. Si B, 2, kaya 2B. Excuse me. And, paano si C? Wala, kaya 0 siya. Since A has already a value, so A is equals to 2 plus 2B. Okay, yun yung mangyayari. So, may 1 ako sa kaliwa. Si 2, pwede ko nang ilipat sa kaliwa. So, 1 minus 2 will give an answer of negative 1 equals 2B. Okay, kakasunod. So, solving for B, B is equals to negative 1 half. Very good. Okay. So, meron na akong A yung kanina. Okay, nasaan ba si A? Wala eh. Dito pala, no? Si A, meron na akong A. Meron na akong B. So, kulang na lang si C. Okay, ngayon si C, si X ang equating coefficient na lang niya. Si A may X, pero walang problema dahil may value na si A. Si B may X din, walang problema kasi may value na rin si B. So, si C na lang. Madali nang kunin. So, at X. Okay, so meron tayong equating coefficient ng 4 sa kaliwa. So, meron akong 4. Okay, kay A, ang x ko ay 2. Kaya meron akong 2a. Tapos kay b, meron din akong 2. Kaya 2b. Tapos kay c, cc lang. Kasi 1 yung x niya. Okay, so we have 4 equals 2, where a is 2 also, plus 2, and b is negative 1 half plus c. Combining all the constants, so 4 is equals to 4, so parang cancel na siya, no? Kasi ano meron sa kaliwa, ano meron sa kanan, same sign, kung ano itsura, cancel na. Tapos, so parang magiging 0 na to, no? 0 equals.
Okay, yung 2 times negative 1 half is negative 1 plus C. Therefore, C is equals to positive 1. Okay, so meron na akong A, B, and C. So, pwede na ngayon natin isolve yung integral calculus by applying partial integral. Okay, isa-substitute na natin yung constant ni A, B, and C. Okay, rewrite ko lang yung equation kanina. So, we have integral of A over x dx plus integral of B times 2x plus 2 plus C over x squared plus 2x plus 5. Okay, so sa-substitute na natin yung value ni A, B, and C. So, ano ulit yung value ni A, B, and C? 2, negative 1 half, and 1. Okay, so we have 2 plus negative 1 half and 1. Tama ba? 1? Check. Okay, 1. Tama naman. Continuing the solution. Okay, pwede natin ilabas na yung mga constants para maayos tingnan. Okay, so pwede natin paghiwalayin na si B and C, no? Kung gusto nyo, ha? So, negative 1 half, tapos positive, so negative 1 half. Labas ko na. So, may matitira na lang 2x plus 2 dx. Okay, over x squared plus 2x plus 5. Okay, plus, so iwalay ko na yung 1. So, dx na lang matitira. Over x squared plus 2x plus 5. Okay, yan na. So, check natin, ha? Yung first term, ito, anong gagamitin dyan? Du over yun lang. Yung second term, ito, okay, anong gagamitin? Ako, parang ang hirap yata. Okay, yun yung purpose natin. Bakit natin diniraive agad kanina yung denominator? So, pwede natin gamitin yung du over yun rin. Kasi pag diniraive ko si denominator, nilet yun ko yan, okay, ano sagot? 2x plus 2. Makakancel ko yung 2x plus 2 sa taas. So, that's why, instead of x na inilalagay sa algebra, diniretso na natin gamitin yung derivative para makancel, para magamit yung du over u. So, itong third term ngayon ang pinaka-problema. Okay, bakit? Kasi yung x squared plus 2x plus 5, pag dinirive mo, gagamit kunwari kayo ng du over u, meron bang makakancel? Wala. Kasi magkakaroon ng variable na x. So, yan muna ang problemahin natin. Okay, so, nagigets nyo ba? Okay, so, walang paraan para masolve natin ng du over u yung third term. So, isusulat ko muna yung third term ng bukod. So, we have integral of dx over x squared plus 2x plus 5. Okay, ito muna yung problem natin, ha? Mamaya na yung first and second term. Okay, so balik tayo. Ano yung pwede natin gamitin in solving the integral of dx over x squared plus 2x plus 5? So, ano yung pinakamadaling method? Okay, yun yung trigonometric substitution. Kaya sabi ko, napaka-powerful ng trigonometric substitution. Now, ano ba yung sa trigonometric substitution? Kung natatandaan nyo, you have three different types. If I have a squared minus u squared, no, ano yung gagamitin? Si sine, si tangent, or si secant? Okay, pag ginamit ko yung a squared plus u squared naman, at
yung isa naman na mauuna naman si a squared minus u squared. Okay, so do you have your index card? So check natin kung ano yung case or type na gagamitin natin in solving this third term using trigonometric substitution. Okay, pero kailangan muna nating i-factor. No, kasi trinomial yan eh. Kailangan natin munang maging binomial na perfect square. Okay, so paano natin ginukuha? Ina-factor. So gawin kong pula muna. Maganda yung program niya. Yung x squared plus 2x plus 5 applying completing the square. So natatandaan niyo ulit yung method completing the square. First step. Tandaan na lang ha. Ayoko ng kabisote rin. Kailangan yung numerical coefficient ni first term, kailangan naka-arrange muna sa order yan, decreasing order from 2, x raised to 2, x raised to 1, tapos wala. Kailangan naka-arrange in descending manner. So, pag naka-arrange na yan, step number 1, make sure that the numerical coefficient of the first term is 1. So, 1 talaga. Tama. So, gagawin ngayon natin, apply the second method. So, we have x squared plus 2x, or second step pala, plus, ito yung dagdag bawas. Kung natatandaan nyo, kukopyahin ko si 2. Kopyahin ko si 2. Tapos, i-divide ko rin sa 2. Tapos, i-squared. Okay, tatandaan. Kukopyahin yung numerical coefficient ng second term. I-divide. Fix yun. Tapos, i-raise sa 2. Laging ganun. So, kung nagdagdag ako nyan, magbabawas din ako nyan. Dagdag bawas, parang eleksyon. Plus 5. So, again, yung dinagdag ko, ibabawas ko rin. So, parang walang nangyari, no? Parang, wait, tabla, quits. Kasi parang makakancel lang rin to. Pero, hindi yun yung intention natin na cancelin. Kasi, ang intention natin, na gagawin natin tong PST. Kaya, ano yung PST? Perfect square trinomial. No? Para, yung trinomial na problem, maging binomial na lang. Okay, so naiintindihan, nasusundan, kaya napaka-importante nung completing the square. So, paano ngayon natin i-apply yung completing the square? Okay, equals. Okay, yung x squared plus 2x plus 2 over 2 is already a perfect square trinomial. 2 over 2 is just 1. So, parang lumalabas x squared plus 2x plus 1. Yun lang muna. So, isulat ko. X squared plus 2x plus 1 plus 5. So, minus 1 siya. Okay, so, bukod, magkabukod itong isasolve, magkabukod itong isasolve. Okay, so, ano mangyayari ngayon? Dito ko nasulat sa kabila, ah. Equals. So, yung x squared plus 2x plus 1, siya ay perfect square trinomial na. So, kukunin ko yung square root nitong first term. So, what is the square root of x squared? X. Tapos, kukopyahin ko yung sign na plus. Tapos, kukunin ko rin yung square root nung last term. Ano yung square root ni 1? 1 din. Okay, ikukulong ko, squared. Okay na siya. Tapos, ito namang second part, 5 minus 2 is 4. Yung 4, pwede kong gawing perfect din. Perfect square. By what number? By 2. So, plus 2 squared. Okay, do you follow? Nasusundan? So, parang si x plus 1, siya si u squared. Tapos, yung 2 squared constant siya si a squared. So, ano yung gagamitin na natin na type using trigonometric substitution? Okay, yung second type. Let u equals to a tangent theta. So, yun ang gagamitin natin. So, sino si u? Si u siya si x plus 1. Sino si A? Siya si 2 times tangent theta.
nakakasunod. So, itong third term natin, nakadilaw siya. Sulit ko. Naka-yellow. Okay, equal din pala yan kay integral of dx nung kinumpleting the square na natin. Ano na siya? Siya na yung x plus 1 quantity squared plus 2 squared. So, iniba ko lang yung itsura para magamit ngayon natin yung trigonometric substitution. So, yung dx, kailangan nating makuha para maging d theta. Kasi gagawin natin from algebraic to trigonometric. Then, mamaya, trigonometric, ibabalik natin sa algebraic. Yung x plus 1, siya si u. Yung 2, siya si a. So, ano yung missing? Si dx, gagawing angle theta. Magiging d theta. So, okay. Nasusundan? Okay. So, susolve ngayon natin yan. Pero, kunin na rin natin, no? Dx. Bakit ba naging dilaw? Hindi ako makadilaw. Joke. So, we have dx is equals to 2. What is the derivative of tangent? Ano? I cannot hear you. Very good. Second squared theta d theta. Yan. So, ayan yung ipapalit natin kay dx. Okay, so, lilinisin ko muna ulit itong equation. Tapos, magtutuloy-tuloy tayo ulit. Let's rewrite. So, nakadilaw yung kanina, no? So, integral of dx. Ito yung third term pa lang, ha? Part lang to ng equation. We have x plus 1 quantity squared plus 2 squared. Okay, is equals to... Okay, yan na yung isasolve ngayon natin. Okay, so, skip ko muna. So, sulat rin natin yung mga given kanina. U is equals to a tan theta. Yan yung ginamit natin sa substitution. Where u is our x plus 1. Where a is 2 tangent theta. So, getting the derivative of the left member, dx na lang kasi si 1 magiging 0 of 2 second squared theta times d theta. So, papalitan ngayon natin. So, let's continue this part. So, integral dx is 2 second squared theta d theta. Papalitan natin yung mga x. Okay, yung x plus 1 na naka-squared is equivalent to 2 tangent theta na naka-squared. Okay, plus 2 squared. Okay, do you follow? Nasusundan pa rin. Okay. Next, simplifying this equation. So, yung 2 sa taas, pwede ko nang ilabas. So, meron na lang akong second squared theta d theta divided by, didistribute ko yung exponent na 2 sa 2 at saka kay tangent. So, magkakaroon tayo ng 2 squared tangent squared theta plus 2 squared. And then, we're going to factor or get the common factor on the denominator. Sorry. So, we have second squared theta d theta over common factor is 2 squared and 2 squared. So, we have 2 squared. So, ano yung matitira sa first term? Si tangent squared theta na lang plus yung sa kabila ay 1. Okay, do you follow? Okay, very good. So, meron akong 2 sa taas, meron akong 2 na dalawa sa baba. So, maka-cancel na yung isa. So, pwede ko na rin ilalabas yung 2 na natitirang isa. Tapos, si tangent squared theta plus 1, pag gagamitan natin ng identities, ay equal kay second squared theta. Therefore, yung second squared theta at tangent squared theta plus 1 ay isa lang. So, cancel na rin. So, meron na lang tayong matitirang
Okay, integral of d theta over 2 na lang. So, pwede ko nang ilabas si 1 half times integral of d theta. Or, simply equals to 1 half theta. Okay, so yung pa lang yun sa third term, ha? So, pagsasama-samahin na ngayon natin. Okay, so sige, burahin ko muna tong last part. Kasi pagsasama-samahin muna natin yung first, second, and third term. Okay, so natatandaan nyo pa ba yun ulit? So, susulat ko na lang ulit. Ito yung equation kanina, no? Yung 2 equals to 2 integral of dx over x minus 1 half integral of 2x plus 2 dx over x squared plus 2x plus 5 plus integral of dx over x squared plus 2x plus 5. So, ito yon yung sinolve na natin kanina. Papalitan na natin. So, kung papalitan ko na yon kasi nasolve na natin kanina, palitan ko na, ha? Okay, plus 1 half integral of d theta. Excuse me. Okay na? So, sa first term and second term, we can use du over u. So, let u is equals to x, du is equals to dx. Sa second term, let u is equals to x squared plus 2x plus 5. Du is equals to 2x plus 2 dx. Okay, dito naman, parang u is equals to theta. Para si d theta, mapalitan ko ng du. Okay, so simplifying further, we have 2 integral of dx is du, x is u. Yun yung formula, minus. Okay, I have, or we have 2x plus 2 times dx. Ano yung dx natin? Dito natin kukunin. Du over 2x plus 2. Yun yung lagi kong binabanggit sa inyo na makakancel natin yan. Kaya natin diniribe na sa una. Divided by x squared plus 2x plus 5. Okay, and last, but not the least, 1 half d theta will become du. Okay, so again, simplifying further. So, we have 2 integral of du over u is ln absolute value of u, where the absolute value of u is x, minus 1 half. Okay, du over u. So, ito, hindi ko pala napalitan, no? Papalitan na natin ng u sa inyong nilet yun natin kanina. Na isulat. So, again, I see you na. Kaya du over u na rin siya. Kaya ln of the absolute value of u, where u is x squared plus 2x plus 5. Okay, plus 1 half integral of u is u, where u is theta plus c. Okay, yung first two terms, apply logarithm rule. Ito namang third term, yung angle theta, ibabalik natin sa pagka-algebraic niya. So, ano ba yung equation kanina para makuha natin si theta? Ito yung kanina, yung ginawa nating u is equals to a tan theta. Ito yung ginamit natin sa trigo substitution. Yung u ay si x plus 1, tapos si a ay 2, tangent theta. Okay, so dyan natin kukunin ngayon yung value ni theta. Okay, so dito ko na lang sulat sa gilid, ha.
para mag-next page tayo mamaya. So, x plus 1 equals to 2 tangent theta, i-divide ko sa 2. So, we have x plus 1 over 2, which is equals to tangent theta. Multiply both sides by arctan. Okay, kaya ito makakancel na, no? Matitira na lang yung theta. So, theta, babalik tarin ko lang, unahin ko na yung theta, is equals to arctan of x plus 1 divided by 2. So, yun yung ipapalit natin kay theta. Tapos, gagamitin natin sa first and second terms, o second term, yung law ng logarithm. Okay, so gagawin ngayon natin yun. Rewriting, again, everything. So, we have 2 ln of x, para maayos, minus 1 half ln of x squared plus 2x plus 5 plus 1 half theta yun, where theta is arctan x plus 1 over 2 plus c. Oh, hinga ng malalim, no? Same thing problem lang yan, pero ang haba-haba. So, ito yung sinasabi natin, na hindi tayo pwedeng magkamali. That makes us engineer or engineering students a perfect person. So, hindi tayo nagyayabang kasi talagang yung pinagdadaanan natin talaga mahirap. Kaya huwag kayong masasanay sa madali, sa shortcut. So, we're going to explain everything kasi yun tayo. We are made to be like that. Okay? So, continue tayo ngayon. So, syempre, applying the rule of logarithm or law of logarithm, yung mga number bago sa logarithm, nagiging exponent sa taas. Tapos, yung sign ay subtraction, kaya nagiging division. So, medyo bibilisan ko yung discussion regarding to that. Okay? So, division yung logarithm. So, parang may ln na lang ako na isa. Pag sinabing division, x, iakit ko na yung 2, kaya squared over yung nasa baba na x squared plus 2x plus 5 na naka-raise kay 1 half. Expand ko na rin. Okay? Tapos, yung plus 1 half arctan, hindi pa pwedeng i-multiply si 1 half dito kay 2, ha? Very wrong yon. Walang kinalaman si arctan x plus 1 over 2 kay 1 half. So, leave as is. Oops. So, plus, bakit naging pula? Plus 1 half arctan x plus 1 over 2 plus c. Okay, so, ganyan na yung magiging final answer. Okay, okay na yan. Pwede na yung ganyan. Pwede man ayusin, pwede rin. Kasi, sir, di ba yung exponent na fraction means radical? Okay, pwede nyo gawing radical. Or, we have ln x squared over, so, square root naman siya, of x squared plus 2x plus 5. Plus 1 half arctan x plus 1 over 2 plus c. So, yan ang final answer. So, you can check it in your book kung tama or hindi. So, again, yung second example and the rest of the exercises using case number 3. So, itry yung sagutan din. Pag may question, you can message me in my messenger or leave comments on YouTube. And again, don't forget to subscribe and like this topic. Okay, so see you on case number 4. Itutuloy natin yung case number 4.